Tapos gumawa ako ng advanced dual mode na FX mode double contra. Hazard. Pwede naman siyang steady. Yan. Yeah. At yung mga pinipindot ko. Steady. Hazard. Advance, dual mode tayo. Walang fluctuation mga ka-Becky side, stable lang pala eh. Diba? Hazard ulit. Ice blue. Magiging yellow. Harap likod na yan. So dito tayo ulit, Becky Works. So another, alam na naman tayo, another tutorial. Para sa inyo, yung mga nagtitiwala at mga nagpa-follow sa mga gawa ko mga ka-Beckys. So maganda yung topic natin ngayon mga ka-Beckys. Kumbaga pwede siyang park light, pwede siyang signal lights. Marami nang gumagawa nito, kumbaga ito ngayon ang pinakagamitin sa market. So ano ba yung sinasabi ko? Tungkol to sa mga dual color na T10 LED. So, gumawa tayo ng kakaibang diagram, advanced, kung tawagin ko siya. Pwede siyang single mode, pwede siyang dual mode, at pwede siyang maging triple mode, mga ka-Becky. Laruin natin yung wiring. So, kayo mga may hilig mag-DIY, magagawa, magagamit nyo ito, mga ka-Becky, kasi una-una, maganda yung mga T10 kasi maliwanag sa daan. Kailangan natin mga rider yan, lana sa gabi. At may mga ibang car riders natin na napag nasa likod, nasisilaw daw. Malakas naman talaga. Pero huwag mo kasing tignan ka ako sa ibang nakakausap ko. Ba't mo titignan ng mata sa mata yun? Kahit talaga masisilo ka. So okay, isa ng issue. Tapos syempre, pag mayroong mga kalaban, diba? Kasi ina-allow daw nila, amber, ganyan-ganyan. Kasi tayo, motor natin gusto natin pagandain eh. Gusto natin may red, may blue, o may ice blue. Syempre tayo, kung ano yung style natin, yun ang gusto natin masunod. Kasi motor naman natin yan eh. Ando pinagbabawal. So ito yon. Ano yung sinasabi ko? So dual color siya. Kung gusto mong all yellow ka, pwede siya. So isi-switch mo lang. Mag-steady yung dilaw. Tapos pag umaga, gusto mong medyo maporma, gawin mo yung white, park light, or yung ice blue, or yung red. So yung first part ng video sa intro ko mga ka-Becky's, nakita nyo, Miusol I-125 po yun. Yun po yung actual demo ng single mode saka dual mode. Okay. So meron tayong triple mode kung tawagin ko. Tawag ko lang yung ka-Becky's, no? Ginawa ko naman siya sa NMAX ka-Becky's. Alternate. Yun yung naging triple mode. Ngayon, panoorin niyo yung video ng NMAX para makita niyo yung sample. Kung ano ba yung tinutukoy ko mga ka-Becky's. So mga ka-Becky's, NMAX tayo. So full setup simplified. Advanced wiring ang ginawa ko sa kanya. So, detemo ko sa inyo, ka-Becky's lang. Dual color. Ginawa ko siya ng bagong concept. Double contact. Tapos, dual color. Pinagsama ko. Kinombine ko. Tapos, triple mode siya, mga ka-Becky's. So, bagong pauso na rin yan. Signal. So, ito yung dual color mode, mga ka-Becky's. Dual LED, D15. So park light, signal ulit, hazard. I-activate natin ngayon yung double contact, yung FX mode. Alternate siya ngayon, mga ka-Becky, sa triple mode natin. Try natin. Try.
So ang rapi ko dyan, mga ka-Beggies, ganoon ang concept natin. So yung iba kasi nagreklamo, yung mga ibang rider, nasisilaw daw sa likod. Tapos syempre, pag may medyo may kalaban, yung mga nanghuli, sa atin daw maliwanag, switch ka to dual contact. Harap likod na yan, mga ka-Beggies, magtitilaw siya automatic. So may switch mode siya, from double contact to dual color, pwede siya. Then, combination yon, then pwede ka mag-triple mode. Mag-alternate. Nandito sa likod. Hinga, Papa. Pero para sa lahat ng yan, nakarelay na po buong linya niyan. Ngayon kaya tawag natin na battery drive and power appliance anti-corrupt, mga ka-Beggies. So nakita nyo, ka-Beggies, di ba parang ang ganda, di ba? Parang ang lamig sa mata. So yung choice mo, kumbaga nasunod pa rin yung gusto mo. Tapos hindi nasayang yung dual color mo. Nagamit mo pa ng mas pakinabang. Na-upgrade mo pa, kumbaga yung system niya na pwede siyang maging single, pwede siyang maging dual, tapos gusto mo pang i-alternate. So, huwag natin patagalin, mga ka-Beggies. Ito next video na to, i-explain ko sa inyo. Gumuhit ulit ako full diagram. And shoutout po pala sa mga tropa natin na gumuguhit ng true computer. Kasi ako talaga, wala na akong time para mag-edit ng video. Lilipat ko pa sa computer, tapos mag-edit ng ganun. Mas gusto ko sulat kamay. Kasi pag in-explain ko na, mas madali ko siya na-explain. Kasi habang ginuguhit ko yung mga ka-Beggies, naiisip ko siya. So nakabisado ko lalo at na-explain na mas maayos. Para maintindihan nyo yung diagram na ginuguhit ko, kayo mismo, habang pinapanood nyo yung video, gumuhit din kayo na sarili nyo, sundan nyo yung video. Kasi mas madaling maintindihan yun, mga ka-Beggies. Okay? So stay tuned, mga Beggies. Ayan na yung video, lalabas na. So eto na, mga ka-Beggies. Kumbaga yung full diagram. Kung paano ba ang tamang paggamit ng mga titen natin na dual color. I mean, hindi tama paggamit ito. Kumbaga, yung full potential na pwede siyang laro-laruin at gamit-gamitin, mga ka-Beggies. So, simulan natin. Dalawang SPDT relay na electronic type yan, mga ka-Beggies. Tapos, may halo switch. Remind ko lang, ka-Beggies, mas maganda po. Nakita nyo to, yung halo switch ko mag-trigger para sa lahat na yan. Kinuha po yung supply sa power appliance. So, ang ito, pwedeng may switch or wala. Kasi karamihan natin ng mga motor ngayon, pag unang susi, nakarekta na. Hanapin nyo lang doon kung ano yung direct supply. Ilagay nyo sa relay ng power appliance. At itong ginawa ko ito, mga ka-Beggies, normally kasi pag nayroon tayong ganyan lang, pag dual color lang ginamit natin, kailangan pa natin maglagay ng nakatagong bulb gaya ng bilag ko noong nakaraan para hindi mag-hyperbleak. Ito, ka-Beggies, wala na nakatago. Diretso na yan. Okay, simulan natin. SPDT relay, halo switch, power appliance galing para mas maganda, stable yung flow. Ito po yung mga LED natin na titen, dual color, pasensya na sa drawing. Huwag nyo munang pansinin to. Okay? Kasi left and right signal tayo, ito sa park light. Yung iba kasi motor, wala namang park light eh, gaya ng mga smash kunwari. Ito kasi meron, kunyari Aerox to, etc. Plug and play po yan. Pag saksak mo kasi may isa pang extrang wire, yun ang park light eh. Sa mga signal po talaga, harap sa alikod, bilil dyan para i-plug and play. Okay? Tapos yung park light po niya pupunta dito sa main line natin. Diba? So para mas mabilis, para mas madali maintindihan, simulan natin ito sa left switch. Left switch po, left and right, yung gitna po niyan, guys, sa flasher relay. Ignition, flasher relay. Ang ginagawa po natin, para sa double contact natin, putulin yan. Sa paglabas pala ng switch, putol yan. Okay? Yung nandito sa switch banda, papasa sa C1 or 85. Yung kaputol sa 30. Same sa kabilang relay, sa left naman. Kumbaga yung right saka left, mga ka-Beggies, tag isang relay.
Sa left, ganun din. Pasok, putol, C1 or 85, yung kaputol sa 30. Tapos yung C2 o yung 86 niya parehas, body ground. Kasama niyo sa halo switch, body ground. So yung halo switch na mag-activate. Pagpasok na halo switch, papasok sa normally open, normally close. Kumbaga kung yung halo switch mo, kung ito normally close to, ang pupunta niya sa halo switch normally open. Kung normally close naman to, normally open, pupunta naman sa normally close. Yun lang ang palatandaan natin mga kabekis. Madaling tandaan. Okay na yan. So pag pindot mo ng switch na yan, magiging dilaw yan, mag-i-stay din. Nagets nyo? Eh kung nakapatay yung switch na yan, as is pa rin siya, magiging, kung ice blue kunyari yan, ice blue or white, magiging white siya, automatic. Pag pinindot mo ulit to, magiging dilaw, steady, at pwede pang sumignal, kagaya nung nasa video. Paano naman ngayon kung may park light? Ang gagawin niya mga kabeki sa park light, yung linya po ng park light na nun, kung gusto niyo sabay-sabay, ayaw yun ng triple mode. Normal po ito kasing ano yan, brown wire. Diretso rin po yan sa positive eh. Direct. Cut nyo po, ilipat nyo sa signal positive. Yung kaliwa. Yung kanan, lipat nyo sa signal. Sa kanan din. Ito ngayon ang pupunta sa direct. Kumbaga, yung kanan na positive nito, pinutol nyo, dilagay nyo sa positive ng signal left. Itong kanan, yung positive ng signal right. Tapos yung linya, positive. Ganun pa rin yun. So, sabay-sabay na po yan. Pag pindot mo, lahat yan magdidilaw. Pati yung park light. Pag di nakapindot, steady puti, puti, puti. Pag sumignal ka, dilaw, dilaw, dilaw. Okay? Pag pindot, magiging dilaw, dilaw, dilaw lahat yan. Yun na yung double mode natin. Paano yung triple mode? Ang gagawin nyo kabekis, yun yung pinutol nyo. Ganun din, yung pinutol nyo, tapos tinap nyo dito sa positive ng signal left and signal right. Yung positive nun, sa Yamaha, dark brown, saka dark green. Ang gagawin nyo naman kabekis, magpatakbo kayo linya dito sa umpisa lang. Di ba dito sa double contact, nagtap tayo dyan? Doon nyo po ilagay sa unang putol. Yung left, sa left. Yung right, sa right. Matik po yan. Mag-alternate na po yan. May play na siya. Para sa akin kasi maganda tignan yung gano'n mga kabekis yung naglalaro yung mga signal light natin. Ganun kasimple mga kabekis oh. Single mode, double mode, triple mode. Ganyan po ang pinakasagad na pwedeng laruin ang mga titen natin. Yan yung full function niya. Akala nyo ganun lang yun. Park light sa signal light. Hindi, pwede nyo i-double contact, pwede nyo pang i- dual color effects mode. Pwede mo silang pagsamahin. At pwede mong i-triple mode. So mga kabekis, ayan na yung kabuuan nyo. Intindihin nyo na lang. Yung iba, sabi ko nga, i-diagram nyo. Habang pinaparin nyo yung video ko, isulat nyo, mas maintindihan nyo pag kayo kasi gumagawa ng diagram, mas lalo nyo magigets. Okay? Ayaw ko yung kalimutan kabekis, lahat ng kaalaman na yan. Gamitin nyo sa tama. Para sa atin lahat, para sa mga kaibigan natin, para sa mga tropa, o para rin sa mga customer natin mga kabekis. Huwag tayo mang lamang. Ang dapat lang, lamang ang may alam. So good day and God bless, kabekis.